naman. Nahuli niyo na naman ako ng kanape. Well, welcome back to our Daily Devo. Tayo po ay nasa day 21. Today is April 6, 2020. Ngayon po ay Lunes Santo. So napakahalaga po ng araw na ito, no, for us na mag-reflect. Napakaganda na tayo rin po ay manalangin, magbasa ng Bible, di ba? Total, Holy Week naman ngayon, no? Yun ang ating po asikasuhin po ngayon. And of course, today we will going to continue our devotion. At tayo po ay nasa Philippians. Samahan niyo po ako kung may mga Bible po kayo sa Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Basahin ko po sa inyo. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and counted them but rubbish so that I may gain Christ. So, sino po nagsasalita rito? So, obviously, si Pablo or si Paul. Okay? Ang sabi ho ni Paul, when Paul spoke of his profit, or things were gained, he was referring to his credentials. Di ba? He was referring to his credit and success. Kasi sa totoo lang, hindi po ordinaryong tao po si Pablo. Now, after showing that he could beat Judaizer at their own game, Paul showed that it was the wrong game. So alam niyo, dito sa buhay, we're not here to compete, but we're here to complete each other. Sabi nga nila, pag tinignan mo yung spelling ng compete sa complete, ang nadagdag po na letra ay ano, letter L, para makumpleto po yung compete. And letter L stands for love. Kaya nga, kung tayo po ay tunay na nakaranas ng pag-ibig ni Kristo, yun nawa po yung ating maging passion na maibahagi natin yung pag-ibig na naranasan natin sa Diyos. Kaya nga si Paul, nung naintindihan niya yun, nung ano, hindi yun ang buhay. Kaya ito po ang paalaala sa ating lahat. Be careful of considering past achievements so important that they get in the way of your relationship with Christ. Kapatid, ito po ang sinasabi ni Pablo. Hindi po ang mabubuting gawa natin ang magbibigay daan patungo sa Diyos. Hindi po yung sakripisyo natin. Paul knows that the only way to heaven or to the Father is through Jesus Christ alone. Kaya nga itong Holy Week na ito, pagpapakita ho sa atin na sigurado yung ating kaligtasan dahil hindi ho yung sakripisyo natin ang makakapagligtas sa atin, kundi yung sakripisyo ni Kristo. Kasi kung dadagdagan pa natin ito na sakripisyo natin, parang kulang yung ginawa ni Kristo ng pambayad ng kasalanan, no? Yung kanyang buhay doon sa krus. Ba't kailangan pa natin dagdagan? Di ba? Parang insulto naman na tayo sa Panginoon. So, tandaan natin. He said that it was all loss. Kasi minsan kasi feeling kasi natin kapag tayo gumagawa ng mabuti, parang ay magiging katanggap-tanggap ako sa Diyos. Hindi 'yun eh. Kaya nga parang kay Paul, it was all loss when compared with the greatness of knowing Christ. Kaya kapatid, minsan isip tayo ng isip kung ano yung magagawa natin para sa Diyos. Na hindi naman natin talaga binibigay yung ating sarili sa Diyos. No, kaya nga, napakahalaga itong Holy Week na ito to spend time to know Christ. To spend time in prayer. Kaya nga friends, this is a profound statement about values. No, a person's relationship with Christ is more important than anything else. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, devote yourself to God. No, in prayer. Diba? Huwag muna isipin yung problema. Huwag muna isipin yung anong gagawin mo. Isipin mo muna kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Yun napaka-importante. Then if you know Christ, if you understand, if you listen to His voice, if you have a personal relationship to our God, He will tell you what to do. Diba? Doon tayo nagkakaroon po ng tamang direksyon. Kaya nga to know Christ should be our ultimate goal. Kaya napakahalaga nitong Lunes na ito. Ito po yung ating pagsumikapan. Kumbaga, consider it to your values. Kung meron kang pinapahalagahan, paspahalagahan natin na tayo po ay makakonekta sa Diyos.
Di ba? Kaya nga ito po ang dapat na ituro rin natin sa ating mga anak. Di ba? Help your children to know Christ personally. Ipanalangin po natin na maranasan din nila kung sino si Kristo. Because it is not enough that they will know the story about Christ. Hindi po sapat yung alam natin, may sinakulo, hindi po sapat yun eh. Ang dapat natin maintindihan ay ano ba ang dahilan kung bakit ginawa ni Kristo ito? At napaka-importante rin na maranasan natin ito sa ating buhay. Na kung sino talaga ang Diyos. Kaya nga sabi ko, do not allow your children just to know, but let them experience God. Yeah, kaya maging sa anak ko, yun din po yung aking desire. Na naway maranasan niya yung nararanasan kong kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Kasi po marami po sa atin naniniwalang may Diyos. Pero bakit po maraming takot na takot? Maraming naninisi ng ibang tao, di ba talagang nag-worry dahil sa pandemic na ito. Kasi ho, hindi ho sapat na alam lang natin may Diyos eh. Bagkus kailangan natin matutunan na magtiwala sa Diyos. Di ba? Naniniwala ka ba na buhay ang Diyos? Naniniwala ka ba na si Kristo'y namatay sa iyo para tubusin ang iyong kasalanan? Naniniwala ka ba na bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan? So kung naibigay niya yung kanyang buhay sa iyo, ano pa kayang bagay hindi niya kayang ibigay? Kaya ngayon po, huwag po natin kakalimutan yun that our confidence is in Christ. Kung nagtitiwala tayo na si Kristo ang nagdigtas sa atin, eh, yung buhay natin dito sa lupa. Buhay lang yung dito sa lupa. Napakaikli kumpara sa binigay na buhay sa atin ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga, if you put your trust on our government, you will get frustrated. Eh marami iba na frustrate. Di ba? Wala pa yung bigas namin. Wala pa yung, di ba? If you put your trust sa pera mo, if you put your trust sa stock mo, pagkain, alam mo, pag nabawasan yan, mag-umpisa ko ulit mag-worry. Kaya nga, you put your trust in Christ. Let's put our trust in Christ alone. You will experience peace if you put your trust in God. You will experience power to encourage people and to tell them totoo ang Diyos. Di ba? You will experience how to help because the love of God will overflow surely to you. Kaya nga ho, ang Kristiyano ho, hindi ho siya nagiging mabait dahil siya, likas siya mabait. Hindi ho. Ito'y bunga lamang ng pag-ibig na naranasan niya kay Kristo, nag-uumapaw eh. Nag-o-overflow. Ngayon, pag nag-o-overflow yan, naghahanap ka ng sisidlan, di ba? Na ayaw mo masayang yung pag-ibig ngayon, naghahanap ka ng sisidlan para maibahagi ito sa iba. Di ba? Naghahanap ka ng puso na mapunuan din ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yun po yung nagiging epekto po ng kapag naranasan po ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, we are not able to have any true and lasting refuge apart of knowing Christ. Kaya kailangan po natin talagang magituo ng ating panahon sa pananalangin na ito. Kaya tayo po ngayon ay dadako sa panalangin because we believe that our confidence is in Christ. So ano yung ating papanalangin? First, take this time to confess any habit, attitude, or trace of self-righteousness in your own life. And ask the Lord for a new heart in order to count all things as loss in order to gain Christ. Second, let us take time to intercede for each of our family members and loved ones by names who need to receive this truth. No? Sino ba yung mga kamag-anak natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Ipag-pray po natin. And third, pray for a way to share the gospel with them in the coming days. So let's bow our heads and pray. Father God in heaven, we praise and thank you, O God, for another day that you have given to us. Thank you, Lord, for all the promises. Salamat po sa patuloy ninyong pag-iingat sa amin at pagkakaloob ng aming pangangailangan. Panginoon, kayo po ang nakababatid ng aming puso. Patawarin niyo po kami kung kami po ay naging mayabang
Patawarin niyo po kami kung kami po ay mas nagtitiwala sa pera kaysa sa inyo, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami kung mas inuuna namin ang kagustuhan namin kaysa sa kagustuhan ninyo, Panginoon. Panginoon, maawa kayo sa amin, Panginoon. Baguhin po ninyo ang aming maruming puso, Panginoon. Tulungan niyo po kami na sa inyo lamang kami magtitiwala tulad ng pagtitiwala po ni Pablo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay maturuan namin ang aming pamilya na buong puso na magtiwala lamang sa inyo. Panginoon, pahintulutan po ninyo na maranasan ng aming mga anak ang kabutihan ninyo ng personal, Panginoon. Lord, makikita nila ng personal yung kabutihan ninyo, Panginoon. Lord, we pray also to empower us to share the gospel in this coming day. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. So maraming muli, salamat sa inyo. Thank you very much po sa inyo pong pagsama po sa amin sa prayer na ito. We encourage you to continue to pray at devote your time, no, sa pagbabasa ng Bible dito po ni Santo. And talagang reflect natin. Ano ba yung dapat kong ayusin sa aking sarili? Yeah? And pray to God na tulungan kayo na baguhin ito. Okay, maraming po salamat. God bless you. See you tomorrow.